Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po, Father. Palakpakan po rin ang dakilang Panginoon na ngayon ay isinilang. Mga minamahal, mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, dakilang araw, nakapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ating muling itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling, lalong higit ngayong darating na 2024. Taas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin. Mga biyayang ating ipinagpapasalamat. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay tayong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagkatangkili kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi naiba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkakapuri mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magbula sa bundok o kay gandang masdan, nang sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, "Siyon, ang Diyos mo ay hari." Narito, sisigaw ng nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon, sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem. Pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng puon na tanda ang lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas. Nitong ating Diyos ay tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang itong siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, iubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harap ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magniningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos."
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sapitan ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan, tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po sa inyong lahat, maligayang Pasko po. Ayang Pasko, Father. Muli, batiin niyo ang inyong mga kasama, mga katabi. Merry Christmas! Palakpakan at purihin muli ang Panginoong ating ipinagdiriwa ngayon, ang kanyang birthday. Ano?
Tayo maligaya ngayon sapagkat talaga ang Kapaskuhan ay kaligayahan, ano, kasaganaan, pagpapala, ano, talagang 'yan ang espiritu ng Pasko. Na tayo ngayon maligaya, masaya ngayong Kapaskuhang ito. At nakakatuwa, ano po, napakadami natin ngayon nagpapasalamat, kumikilala sa kadakilaan ng Panginoong Diyos, naririto ngayon, no, kumikilala sa kanyang kapurihan, tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa napakaraming biyayang patuloy na pinagkakaloob natin sa kanya. Muli palakpakan po rin ang dakilang Panginoon. No? Ngayong Kapaskuhang ito ay ipapaabot ko po sa inyo ang liham pastoral ng Arsobispo po ng Lipa. Alam ko po, hindi lahat ng naririto ay taga-Arsdiocese ng Lipa. No? Marami ang nasa taga-iba't ibang lugar, no, na naririto ngayon at sumisimba, pilgrims mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At marami din tayong kasabay ngayon na nanonood kasama natin sa iba't ibang dako ng mundo. Pasko, dakilang pagkapalawig ng kubol ni Kristo. Sa buong simbang gabi po, ang naging tema ng ating simbang gabi ay tungkol sa pagkapalawig ng tolda, ano, o pagkapalawig ng kubol. Siyam na araw nating pinaghandaan ang dakilang araw ng pagsilang ng ating Panginoon na kung kailan ating pinagnilayan ang pagkapalawig ng abot ng kubol. Isang tema ng sinodo na kaugnay ng unang taon ng pagdiriwang natin ng 50th taong anibersaryo ng Lipa bilang isang arsdiocese. Hinamon ang mga kabataan na palawigin ang kanilang mga kubol sa pamamagitan ng pagkasakripisyo at tamang pamumuhay alinsunod sa halimbawa ni San Juan Bautista. Binalikan natin kung ilang kubol ang pinalawig natin noong panahon ng pandemya at pagputok ng Bulkang Taal. Inanyayahan tayong palawigin ang ating matiyagang pananalangin at samasamang pagdiriwang ng mga sakramento na pagtanto natin kung gaano kalawig ang kabutihan ng Diyos sa pagtitiwala nating pangalagaan ang kanyang sanglilikha sa kabila ng ating mga kahinaan para sa ikabubuti ng lahat. Natutunan natin kung papaano palawigin ang pamilya sangayon sa tunay na plano ng Diyos. Sa pamagitan ng pagbabalita ng Anghel Gabriel sa mahal na Inang Maria, tinutularan natin siya upang lumawig ang ating pananampalataya at payabungin ang pananalig ng ating sambahayan. Sinikap nating sabayan ang kababaang loob ni Maria sa kanyang pagalakbay patungo sa kanyang pinsang si Isabel upang palawigin ang mabuting balita na daladala niya sa kanyang sinapupunan. Napagtanto natin na ang bawat uri ng bokasyon ay pagpapalawig ng kaharian ng Diyos at ang kaparian ay may pangunahing misyon sa gitna ng pamayanan. Ipinaaalaala sa atin na ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay mas malawig kaysa pinakamadilim na kwento ng ating buhay. Sa bandang huli, pinalalawig natin ang kubol ng Diyos sa ating samasamang pagalakbay patungo sa pagkakaisa, pakikibahagi at misyon. Bakit natin kailangang gawin ang mga pagpapalawig na ito? Ang kasagutan ay matatagpuan natin sa dakilang araw ng kapiyestahan ng Pasko ng Pagsilang na ipinagdiriwang natin ngayon. Ang pagpapalawig ay paraan ng pagsunod natin kay Jesus na hindi nananatiling kasama lamang sa kubol ng kanyang Ama at ng Espiritu Santo sa kalangitan. Dahil sa pagmamahal ng Ama sa sanlibutan, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang sa Jesus ay manirahan sa gitna natin.
At ito ang pinakadakilang pagpapalawig ng kubol ng Diyos para sa sangnilikha. Sa paglaganap ng kadiliman sa mundo, isinilang ang liwanag na kailangang lumawig upang ang karimlan ay malupig. Ito ang ipinahayag ng mabuting balita na ating napakinggan. Tanggapin natin ang pagpapalawig ng presensya at liwanag ng Diyos. Tanging ito lamang ang paraan upang masunda natin ang kanyang halimbawa at tumugon sa kanyang paanyaya na palawigin ang ating pananampalataya, pag-asa at pagmamalasakit sa kapwa. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng pagkapasalamat sapagkat naging kaisa natin ang Diyos. Sa pagpapalawig niya ng kanyang kubol sa mundo, tayo ay tinanggap niya bilang mga mamamayan ng kanyang kubol. Tayo ay naging mga anak ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na kanyang bugtong na anak, sangayon sa sulat sa mga Hebreo sa 2 pagbasa. Umawi tayo ng may galak at pasalamat kagaya ni Isaías sa 1 pagbasa dahil isinilang ang manonobos na may malawig na kapangyarihan sapagkat sa lahat ng bansa, ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang. At ang nagliligtas at ang pagliligtas nitong ating Diyos ay tiyak na mahahayag. Sa diwa ng galak at pagpapasalamat, binabati ko po kayong lahat kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng isang mapagpala at matiwasay na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at pagpalainawa tayong lahat ng Diyos. Signed, Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Arsobispo. Tayo po'y tatayo ng lahat, ating ipapahayag ang ating pananampalataya. At pagdating doon sa nagkatawang tao, tayo po'y sandaling luluhod. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan sa pagsilang ng sanggol na maghahari sa sanlibutan, sama-sama nating ilahad ang ating pagsamo sa Diyos at Ama ng kaluwalhatian upang ipagkaloob niya ang biyayang dala ng Kapaskuhang ito. Ang ating tugon sa bawat panalangin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, sa pamumuno ng Banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirahan ng salita na nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng sangkatauhan na katuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita ng kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na mamuno rito, at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami.
para sa mga taong nasa kahirapan at halos panawan na ng pag-asa dahil sa kakapusan ng mga pangangailangang material at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpo nawa nila sa anumang kapamaraanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang liwanag na taglay ng pagsilang ng bugtong na anak ay manahan nawa sa ating mga tahanan at panatilihin nawa natin itong magningas sa ating pagkalinga sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Ating ding ipanalangin ang mga biyayang ating hinihiling sa Panginoong Diyos. Amang makapangyarihan, mapuspos nawa ng walang hanggan mong pagpapala ang sambayanan sa panahong ito ng Pasko ng pagsilang ng bugtong mong anak. Hinihiling namin ang iyong awa at ibayong biyaya sa ngalan ni Kristo, ang Panginoong nagkatawang tao, nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa ating buslo. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapyastahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya, kaysa ng mga anghel, narinig si awit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katauhan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulusiya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katauhan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katauhan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahoy nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, mga banal, kasama Santo Padre Pio, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Palatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan.
Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at samasamang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Kami ay adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Oh.
Panginoon ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handa. Thank you.
tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan ay saranawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Hindi na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala na rin ng inyong pagbisita dito sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. At ikatlo, bahagi po ng ating pagpapasalamat sa Diyos para sa pagsilang ni Kristo, taon-taon pagkatapos ng bawat misa ng Pasko ay ating ginagawa ang Everybody's Birthday or Happy Birthday Jesus. Ito po ay ang pag-aalay ng ating anumang kakayahang pinansyal bilang pagbati sa kapanganakan ng batang si Jesus. Sa taong ito, ang maiipon po natin ay gagamitin para sa pagbili ng mga bagong upuan dito sa Divine Mercy Sanctuary. Sa pagtawag ko po ng mga buwan ng inyong mga kapanganakan, kayo po ay lalapit sa mga boxes na nasa harapan at ilalagay ang inyong handog o alay doon sa corresponding box ng inyong kapanganakan. Marami pong salamat. Umpisahan na po natin. January born, lapit na po kayo. Maaari niyo pong ilagay ang inyong handog na alay sa box. February, March, April, May. Yung mga nasa extension po diyan, pwede po kayong lumapit dito sa unahan at magpa-birthday, ano, para June, July. Yan po'y ating gagamitin. Tayo'y bibili ng upuan na may sandalan para dito po sa ating main, dito po sa Divine Mercy. Kaya hinihiling po namin ang inyong tulong para po tayo'y patuloy na magpaganda dito sa ating main church. Yan po'y talagang malaking tulong. Bibili po tayo ng silya, upuan dito sa ating Divine Mercy para maging maayos ang inyong upo, pagdasal dito po sa ating August, September, October, November.
November, December. Maraming salamat po sa inyong pa-birthday kay Jesus. Salamat po sa inyong lahat. Tatayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Ilabas nyo na ang inyong mga pa-weblesan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time-time na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa mga hindi po nabasa, ano, gusto lagi nila basang-basa, meron po tayong fountain ng holy water diyan po sa baba.
Magsiyoko po kayong lahat, yumuko po at habang iginagawad ang maringal na pagkabasbas at ang inyong pong isasagot ay Amen. Ang Diyos na sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito ng Kapaskuhan, pakundangan sa kanyang pagsilang ay sinawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay sinawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa lahat ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay ng lupa ng sa kalangitan ay sinawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At nawa kayong lahat at ang inyong buong pamilya ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.